Monkey. Boom! So what's up mga kabitio, Rico? So ngayon, i-continue natin ulit yung na-interrupt natin kahapon. Actually, mag-vlog sana ako kagabi. Pero si Kali sinumpong iniyak. Pero papakita ko dito sa unang ano natin. So unang... ito tawa pa dito. So unang ano natin. So unang intro natin papakita ko. At tama? Let's go! Pakita mo na. Yun o. At ito na si Baby Kali. At sasamahan niya ako mag... mag-share sa inyo ng mga Pirates collection ni Daddy. Yay! O, yun, di ba? So, ngayon, wala nang intro-intro, umpisa na natin. So, meron tayong, Kali, ano to? Boom! Meron tayong, ang tawag dito yata ay bar line na Pirates. Yan. So, kilatisin mo, Kali, kung anong style. Gusto mo, oh. Uy! Yangan. And then, ang ano niya nga pala is, black sweatband siya na yung na bar line. Pero yung tag niya yun, sa Toronto, binigyan ko na nga ng phone nagpapa ano ayan. So yun mga baby exo dyan, mga ano natin, mga kabiti hombre natin dyan, unang papakita ko sa inyo, syempre narinig nyo nga yung ano ko, yung unang sabi ko na papakita ko yung Pirates collection ko bago sila magwatak-watak siguro. Tingnan natin, we'll see kung pagpapatuloy natin yung pag-collect natin dito. Pero yun, naghahanap talaga ako ng big logo talaga na letter P na kulay itim. Pero pag hindi dumating yun siguro, it's time siguro talaga na para mag-stop dito sa Pirates collection. Pero actually, meron mga dumadagdag na ano lang, na mura lang, na mga $20 lang na Pirates. Natutuwa lang ako sa letter P nga. At sineshare sa atin ng mga tropa natin dito sa ibang bansa. So yun, umpisa na natin, wala nang intro mga baby X. So, umpisa natin dito, boom! So ito, ano to mga kapatid, nakuha ko to kay No Cap Vintage. And actually yung lahat ng mga collection ko, minsan nakalimutan ko na kung yung ganit sa tagal na parang siguro mga years na, simula ng 2019 yan. Sa mga hindi nakakalam ng mga... kung kailan ako nag-start mag-collect ng vintage, 2019 ako nag-start ng vintage. So yun, unang banat, boom! Ito yung mga naririnig lang natin na tawag, pero actually, nag-gather lang tayo ng information sa mga tawag sa baril natin. Pero, hindi tayo 100% sure sa mga yun nga, dahil kasi nga, iba-iba eh. So walang nakakaalam. Ang tagal na nga nila lumabas, kaya tingnan natin iba-iba. Kung nalilito nga ako, ito, bar line. Gaya nito, bar line. Yan, so may nakita pa akong ibang bar line na tawag naman string. Kasi maraming, wait, go ahead, yan. Pakatamata ko, napunin mo. Yan. So, ang tag nga pala nito eh. Sabihin sana white tag pero kakaiba. Siya ay Young and Snap, syempre. Yan, pero black sweatband. Yan, may tama siya dito pero yun nga, kinip ko pa rin kasi pang PSG lang naman. Tsaka... yun, kasi may pisya dito na logo, kaya sorry na rin pang keep. At yun, so mga tag, para may reference kayo, collaboration siya ng Yangan. So makikita nyo yung stamp niya, Yangan. Pero Drew Pearson Headwear, yan yung kanyang brand. Drew Pearson Headwear by Chocline. Grabe, di ba? So napakahiwaga talaga ng mga sombrero natin. Hindi natin alam na may mga ganito palang tag. Yan. Saka iba. Ang alam lang natin is white tag. Tapos chocline. Ang naririnig ko naman sa chocline, sa mga jackets sa sikat. Diba? Yun yung mga kapartner ng mga starter. Pero may brand din na chocline. Which is yun yung mas mahal. Compared dun sa starter. Yan. Konting kaalaman tayo sa mga jacket. Na yun yung base lang sa mga nakalap kung ano. Sa tagal ko sa vintage siya. So yung mas mataas ang chocolate kasi siguro dahil mas matagal or mas yun talaga yung parang original na pinagayaan. Hindi natin alam talaga pero halos magkapareha sila ng starter. Ang galing. Tag lang nagkaiba talaga.
So yun, unang banat dito. Pangalawang banat naman natin, boom! OG logo Pirates, which is ang ganda ng ano nito, ng logo nito kung makapansin nyo. Solid na malaking P. At yung kanyang white na dome, which tinatawag natin na parang ano nga yun nga, ivory, yan yun pala, ivory. So yun yung parang kulay niya, ivory. Starter, so meron tayong tropa na nag-share nito at pinasa sa akin ng mababang halaga lang din. At yun, dahil kasi collection natin Pirates, yun yung na mga naalala ko siguro. Yun, tropang IG boys din siya. Tagal ng panahon na nakawakan natin. Yung mga items natin, nakalimutan na natin ng mga pangalan. Na solid to. Ito yung tinatawag na ano, na hindi ko alam kung red tag din tawag dito kasi white. Tapos may black tag din. Kung red tag tawag sa ganito or white tag na starter, 100% full. Grabe, sobrang solid nito. Kung mapapansin nyo, mas more on OG logo talaga ako na mga letter kasi doon ako nagsimula nga din na ikompleto. So, iba yung dating talaga sa akin ng Pirates. Yun, yung pangalawa natin. Oh, sorbo naman tayo ni Boy kulit. Nag-calculator na. Okay, yay! Oh, come on man. Oh, doon ka. Pangalawa ng banat natin, syempre, Pirates na naman. Boom. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Yun yung hindi natin maintindihan minsan kung first gen, second gen. Kasi katulad ito, black sweatband. Diba? Starter, ha? Same tag. Parang red tag or flat tag na tinatawag. Pero black sweatband siya, mga kapatid. Which is yung mapagkaalaman natin is ang tagal na natin sa pag-vintage pero hindi talaga natin malaman kung mali yung totoo. Kasi may lumabas na naman kanina na yung about sa double shark's tooth na first gen na hindi pala naman talaga tawag ay first gen na shark's tooth. Which is ang sabi niya ay wala naman daw talagang official na lumabas na dineclare na yun yung first gen. So yun, abangan natin yun. Exciting yun. Which is tinatawag niya daw ay bootleg. Korean bootleg. Yan. Korean bootleg daw, mga kapatid. Yan. Istorbo na naman tayo ni baby kulit. So, oh. Ito na. Oh, go right there. Play right there. Okay. Yun. At tingnan natin. Marami rin nag-agree dun sa statement na yun na nagsabi na matagal na daw na yun yung tawag sa kanila na first gen pero walang official na nilabas ang logo Athletic. Galing, di ba? So yung sinasabi ko pala, yun yung payat na shark's tooth, double shark's tooth na hindi daw pala tawag doon ay first gen. So yun, meron tayong Pirates Black Dome, syempre starter din, kagaya nito. Yan. Black sweatband, galing naman yun sa tropa natin na si JR. Tropang Hawaii. Pagrabi ng pagrabi itong Pirates collection ko. Ito yung mga nakalap natin itong nagdaang araw. Pero syempre dito muna tayo. Boom! Shoutout nga pala kay Aubrey. Yan. Ang plug natin ng Pirates. Matagal na rin sa akin ito. Pinipasa sa akin ng Blackhead Pirates. Sobrang solid. Sobrang crispy. Ang nagbigay, sobrang solid din. Aubrey. Naka-up. Tama ba yung pag-mention ko ng last name mo? Tropang dito sa US din. Yun. Actually, ang kinukuha ko lang, gusto ko lang itong ma-experience yung bitter niya eh. Pero hindi nyo pinasa sa akin. Mas gusto niya daw itong pasa. So, yun. Maraming salamat, Blackhead Pirates. At teka, meron pa tayong lalabas ito. So, bago ko ilapag ito, ito yung pangalawa natin na Pirates Blackhead. Ang dami niyang nilabas na variety ba na tinatawag natin, no? Diba? Yan ito. Tapag ko na nga ito. Kulay brown na Pirates, which is paborito kong kulay din. Isa sa paborito kong kulay ang brown. Pero iba to, solid to, nakipagbakbakan tayo sa IG boys nito. Alam naman na ang iba na kinokollect natin to, pero yun nga, may nagsubok pa rin na pumatol dito kasi, yun nga, baka irarapol kasi hindi nila alam yung worth nito, which is bidding to inabot. So, umabot siya ng mga 200 something din, naalala ko. Yeah. Pero yun nga,
Sobrang solid, 100% full. Wala pa ako nakitang naglabas nito. At tapos pa, guess what mga kapatid, sinunod siya ng manager or nag-iisang may-ari ng Death Row Records, which is sino si Suge Knight yata yun? Suge Knight yan. Papakita natin dito kung sino yun at papakita ko sa inyo na suit niya rin ito mga kapatid. Actually, parang galing ha, may mga nagpapasa lang sa akin na meron palang, alam yun yun, na sinuot pala ito ng gantong artist, sinuot pala ito ng rapper, na ang galing, wala tayong masyadong alam sa rap ha, pero ilan lang mga nawakan natin din, which is more on the Raiders din, pero hindi ko alam na sinuot pala nito. Wala pa akong nakakita nito ha, guys ha, wala pa akong nakikita meron nito. Kumbaga sa ano, tayo palang ang nakahipo, tsaka yung pinagmula nung may-ari niya. Pero hindi natin alam. Ang alam ko, meron din isa na may-ari sa Pilipinas yata. Kung di ako nagkakamali. Pero anyway, tuloy pa rin tayo. At yun. Meron tayong pinstripe, mga kapatid. That's a condition to. Na tinanggal ko lang yung kanyang palawit. At yun. Sa mga nag-ano nga pala, syempre, Costa Rica made pa rin. May mga ganun pa rin scenario tayo na parang kumbagsana may meron tayong favoritism. Itong Costa Rica nga pala, laging sinasabi ko rin sa mga sumunod na last na vlog ko, hi, na solid yung kanyang ano, Costa Rica, yung kanyang stitching talaga. Pero yung fitting, mas gusto ko talaga yung Korea. Yeah. Grabe. Iba yung stitching niya kung mapapansin nyo. Kung meron ko yung pag-i-compare, sobrang solid nito. Sobrang solid. Iuli natin yung mga paborito ko. So, yun. Meron tayong kita ba? Oop! No. Emotional damage! Meron tayong... Boom! Meron tayong graph na Pirates. So, yung kwenta naman ito nakakatawa. Kasi nag-start nga ako mag-collect ng Pirates collection. So, wala akong idea na binaril pala ako ni Aubrey doon sa mga bidding. At na... Yun nga, nag-message na lang sa akin na, uy, kinuha kita ng Pirates kasi kailangan mo ito, for sure talaga, kailangan mo ito kasi. Yun nga, tinatry natin yung mga iba-ibang variety ng mga Pirates. Okay ka lang ba? Yan, nachong itong bata ko. Yan, maraming salamat sa iyo ulit, Aubrey, dahil yan, nagkaroon tayo ng Pirates. Solid na condition ito ah. Solid na condition ito. Marami na ako nawakan din graffiti. Actually, yung galing kong unang graffiti kay Sabado pa. Kaso naawitan din ng isang collector. At nung time na yun, meron din siyang kinuha rin sa akin. Kaya alam naman tayo, medyo marupok kung talaga nasa tama talaga yung pag-ano niya, out niya. So yun, bara tayo. Eto naman yung ano, sobrang solid ito na nakuha ko to. Parang, kumbaga sa ano, kung collector ka ng isang team, kailangan meron ka nito. Yan. Kailangan meron ka nito. Hindi ka pwedeng mawala nito. Which is, ito yung boom. Pirate's Claw. Yan, mga kapatid. Claw ang tawag sa kanya. Kasi yun nga, dahil nga yung parang kukuni diba na nakapalipod dito. Kaya, sobrang solid. At, yun. Para mayroon kayong ano, reference by, ano siya, by DP. Drew Pearson, sobrang solid din talagang kailangan na meron kayo nito. Hindi pwedeng wala. Grabe to. So, tanakan natin. Para solid. Yan. Diba? Pero yung mga Drew Pearson talaga, medyo maliit lang talaga sa ulo. Kasi siguro dahil ng buhok, at the same time, mas prepare ko talaga yung tawag dito, mas prepare ko talaga yung ano, SS White Tag talaga. Kasi sumasapod. Kaya ako na in sa mga Black Tom style nga. Sobrang ganda ng fitting sa akin ng mga White Tag talaga. At depende pa rin siguro, syempre, sa mga White Tag. So, balik tayo. Ito, sobrang solid din ito. Actually, dalawa yung nahipo kong ganito. Boom. Dalawang dead stock na hipo kong ganito. Ito yung tinatawag na Pirates Spike. Kung tinatawagin. So, dead sa condition, dalawang hipo ko nito. Shoutout sa kumuha sa akin nito. Siyempre, sobrang solid. Di Lucas Culas. Nicolas Lucas, yan. So, made in Dominican Republic. At I think yung isa yata made in logo
No, made in Philippines yata. Ewan ko kung nalimutan ko na siguro. Or press logo siya. Ano rin, made in Dominican. So yun, sobrang solid din ito. Yung pressure nito. Hindi humiwalay sa... Alam niyo na. Hindi humiwalay sa mga MLB na black dumb MLB size. So yun. At ito, naging maurido ko ito. Simula na nakuha ko ito. Boom! Pirates Paisley. Kung bakit niya tayo. Ito nakakatawa kasi para siyang yung panyo natin ng araw sa Pilipinas na ginagamit natin. Yan. Na parang yin-yang. Yan. Starter. Actually, nakakuha na ako nito ng socks tsaka naka-experience na ako tsaka ng Pirates. Pero hindi sila dead sa condition at mababaw sa akin. Kaya nung nakakuha ako nito, tuwan-tuwa ako. Alam niyo kung bakit? Sobrang ganda na fitting. Sumakto talaga sa akin 'yan. Ito na lang suit natin. Sobrang ganda pa lang fitting din sa condition nito. Ayun, makikita niyo, flat brim pa. Ayun, ito yung gamit natin. Ayun, sobrang solid na condition, the same time yung logo niya. Talagang sobrang solid. Yung tinitingnan ko sa akin yung itsura sa sarili ko. 'Yan. So 'yun. Ito naman sunod natin. Siyempre, walang iba. Lahat na nakakalam natin ito na meron tayong Pirate Sharks tooth. Grabe. Grabe yung mga Pirates talaga. Talagang patay na patay talaga ako sa letter P talaga. Na logo natin. Letter P. So, kaya pala natin, ang reason natin, kaya pala na gano'n tayo ng Pirates Collection. Kasi nga, yung last name ko is Parungaw. Yan, kung yung sa mga hindi nakakilala sa akin, ang tunay natin nga pala pangalan is Nico Parungaw. Yan. So, yun natin. Last na nakakilala din saan sa IBM, tawag sa akin yung Bricks, pero excuse me ang pangalan talaga natin is Nico Parungaw. Eto, na-inspired talaga tayo na kunin to kasi eto na, kasi no yan kasi kulit eh. So yun, yun nga, mabalik tayo pambihira na inter tayo ni Baby Gali. So yun nga pala, na-inspired tayong mag-collect din ito at mahipo talaga itong ito yung parang pinaka naging goal ko na makahipo ng Pirates Collection. Kasi kung matatandaan nyo sa recent na vlog ko, hindi pala recent, matagal na yun, na about kay GRD. So yung pagkakaibigan lang namin at grabe, sa IG lang na talagang yung tiwala yung binigay namin. At pinihiram niya sa akin na itong Pirates Collection na ito. I mean, Pirates Collection niya. Pinairam niya sa akin ito at doon ako nagsimula talaga ng harap na magkaroon ng Pirate. At merong isang tropa na lumapit, tropang Pilipina. Shoutout sa'yo. At talagang kilala mo na kung sino ka. At sobrang solid mo. Salamat sa pamana sa akin ito. At talagang hindi na ako makakita nito. Na for sale kasi talagang for keep talaga siya. For keep talaga ito. Yan, grabe. Kailangan siyempre multitasking habang nag-asa. Yan, at yun, nawala na naman tayo. At yun, sobrang salamat sa nagpasa sa akin ito. Yan, Mark Ray. Solid. At yun, isa sa mga solid talaga to. Talagang parang, siya yung parang kinuha ko talaga na kailangan kumuha ko sa Pirates. Bukod dun sa isa, actually, mas ito na talaga itong Pirates na splash na ito. Pero anyway, yun nga, mabalik tayo. Ito nga pala, ito yung kaka-add ko lang nito. Nito lang, may nagpasa sa atin na tropa dito. Pero pang IG boys din sa Lokot Lifestyle. Shout out sa'yo. At yun. Boom! Two-tone. Finally, nakakuha tayo ng two-tone. Grabe. At guess what mga kapatid? Ang dami daw umaawit dito na tropa. Na yun nga sa Lokot Lifestyle. Pero hindi natinan. Pero yun nga, hindi ko naman sa dahil na parang walang ganun palakas na robot. Kasi siguro syempre, nasa tao pa rin kung ipapasa natin ngayon. Kung baga sana kung re-resell ba or collect. So sabi niya sa akin eh, kung collect naman talaga ngayon, pinasa, eto finally kung baga sana, pinasa niya sa akin. Yan. Sobrang solid talaga, natutuwa ako sa sinabi niya kasi. Yun nga, collect naman, pinapasa ko siya collect. Pero guess what mga kapatid, yung presyo na binigay niya sa akin, sobrang solid talaga. Hindi ko nasasabihin yung presyo pero sobrang, talagang, parang 50% ng original price nito. Dahil kasi syempre parang collect niya naman, kumita lang daw siya ng papano.
na yun nga, ganoon naman tayo minsan eh. As long as kumita ng konti na masaya tayo sa pagpapasahan natin, why not talaga? At talagang gusto nung ipitin ko to kasi ang tawag niya Wiz Khalifa. Yan. So si Wiz Khalifa daw ang nagsuot din ito na nakita niya daw. So yun, sobrang solid. Kakasuot ko lang ito nung last time na may event kami, Norcal Kababayan. Yan. Sobrang solid ko. Yan. Tapos, yun. Ito ang kaiba to, mga kapatid. Kasi dahil nga mahilig tayo sa mga pee, boom! Bumana tayo ng pee na Kulduroy, bro. Kulduroy, bro. Grabe. So, ilang suot ko na rin siya. Pero guess what, ha? Guess what? Ano to? Ooh! Meron siyang nakalagay na ano, yupong. Yupong sa ano mismo. Yupong oh, na vintage siya. Vintage na yupong. Actually, hindi ko talaga alam kung kailan ito ni-release eh. Yupong siya, di ba? Di ba kala nyo meron naglabas ng yupong na Kulduroy. Tapos with snap pa ah. Di ba? O, yupong snap. Sobrang solid nito. Sobrang solid itong pinata. Pero hindi natin alam kung pirates ba siya or pilis or ano pa ba. Maraming simbolo ng P din eh, na sa, especially sa mga teams din ng mga hockey, ganun ang alam ko meron din or ibang league din. Pero yun nga, syempre, bago ang lahat, syempre ito talaga yung nag-iisang, hindi naman nag-iisa, tatlo sila na paborito ko sa mga logo, sa mga side logo ko, sa mga MLB side logo collections ko. Ito yung isa sa mga paborito ko dahil grabe, siguro nakuha ko to like siguro mga 2019 din kasi galing pa to kay Stick. Kasabayan siya ng Dodgers ko din na naipasa naman. Tapos nagkaroon ako ng mga tatlong sunod na Dodgers din. Yan. Grabe, sobrang ganda pa ng condition nito. Yan, may ano pa. Wala lang siyang SS white tag, I think. Oh no, yung MLB. Pero yung condition nito almost parang dead sa condition pa. Yan. So yun. Pamira. Malingat lang ako sa ganit. No! Emotional damage! No yan! Kari talaga. Talagang ginulo mo talaga ah. Yan, nayupi na. Pamira nga. Kasi natin nga. Boom. At yun. Ito yung so. Ito yung talagang muna sa napaborito ko. Yan. At sa pinakalas natin yan, ang pinakalas talaga natin, grabe ito. Ito yung parang hindi ko inaasahan na mabibigla ako yung taong may-ari nito. Yan. Sobrang solid ito talaga. Grabe ito. Para siyang ito yung nahawakan ko na yung ano niya, parang dito. Yung aura niya is yung round logo na Raiders na parang coach ka. Na yung stamp niya, grabe. So, siyempre, wala nang intro. Nalabas ko na. Boom! Ang Pirate Single Line Stitching. Grabe. Sobrang grabe ito. Ito yung parang hindi mo talaga papahipo minsan kay Baby Gary talaga pag nakaligtas to. Grabe, baka mapunit. Yan, which is napaka ano pa rin. Maganda pa rin yung condition niya, although na ako yung sa tago siguro. Nanilaw na lahat yung kanyang sweatband, pero sa personal na hindi naman siya ganun kagrabe. Sobrang solid pa rin, puti pa rin yung kanyang underbrim, logo, MLB logo, MLB side tag pala, MLB side tag, sports specialties, and then yung kanyang snap is parang sa coach cap. Actually, sa coach cap na talaga. Katulad ito ni Kali na naman. Go, play. So, yun mga kapatid. At ito yung pang-last natin. At yun, hanggang dito na lang ulit. At ano pa ba? Siguro pang-last natin siguro yung ano yung MLB ko na i-ano na ulit natin. Which makikita nyo naman sa ano nga pala. Sa whitey ni Paolo Cordoba,
nandun yung mga collections ko nung nakakumleto ko. So next time naman, abangan nyo itong project ko, which is i-ano ulit natin, i-document natin ulit ito. So, may project kasi ako sa mga MLB Quip. At yun, abangan natin yun. Exciting din yung mga ano ko doon, project sa MLB Quip. So yun, hanggang dito na lang tayo. Briggs Parongo ng Cavite over at kita-kits ulit tayo next time. Maraming salamat. Woo!